Okay, so turo ko sa inyo pa paano mag-simulate ng half-wave dipole, no, using ANSOS antenna simulator. So first step is i-select niyo muna yung cutoff frequency na gagamitin niyo. No? So in this case, ang gagamitin kong operating frequency or yung cutoff frequency is 300 MHz. So ito yung magiging FC. So 300 MHz. And then next is i-compute natin yung magiging actual size ng dipole. So, since dipole siya or half-wave dipole, yung size niya is lambda over 2 or kalahati ng isang wavelength. So, lambda over 2. So, equal siya sa lambda, which is speed of light. So, diretsuhin ko na, no? 3 times 10 to the positive 8 divided by the cutoff frequency, 300 MHz, divided by 2. So, calculate lang natin, 3 times 10 to the positive 8 divided by 300 MHz divided by 2, 1 half or 0.5 meters. So, 0.5 meters yung magiging actual length ng ating dipole. Okay? So, importante yan kasi mamaya sa workspace, pag nag-drawing tayo, kailangan alam natin yung magiging dimensions ng antenna na kinoconstruct natin. Okay? So, next is baguhin lang natin tong frequency dito sa may kaliwa, no? I-stay lang natin as single yung options. And itong single frequency or yung cutoff or operating frequency, papalitan natin ng 300 MHz since yun yung ating selected na operating frequency. Okay? And for the environment, since sa free space tayo, yun yung magiging medium natin, no, for this particular simulation. I-leave lang natin yung relative permittivity and relative permeability sa 1. No? Not unless sasabihin sa problem or sa activity kung ano yung medium na gagamitin. And dun lang kayo magbabago ng value ng permittivity and permeability. Okay? And for the ground plane, since hindi naman natin i-ground yung ating half-wave dipole, okay? I-leave lang natin as none. Okay? And for the far field, full 3D tayo kasi mamaya yung radiation pattern is gusto natin makita in 3-dimensional. Ano ba yung itsura niya? Okay? So, next is near field. Sa near field naman, i-leave lang natin as Cartesian plane tayo, no? Kasi dun tayo masanay. Okay? So, punta na tayo ngayon sa workspace. So, dito sa workspace, dito tayo magko-construct ng ating dipole. So, isipin nyo itong workspace para siyang ganito. No? X, Y, Z axis siya. So, any point, no, any points in between these three axes, pwede kayong mag-construct or mag-drawing ng antenna. So, in this case, para mas mapadali na lang, yung ating half-wave dipole na mayroong 0.5 meters na size, dito ko na lang siguro ilalagay sa y-axis. Pero nasa sa inyo yun, ano? Ang gusto nyo sa z-axis or sa x-axis or in between x or z or in between z or y, no? Nasa sa inyo yun. Okay? But for me, para mas mapadali na lang yung i-input kong coordinates mamaya, dito ko na lang ilalagay sa y-axis. Okay? So, next, pagka nag-decide na kayo kung saan nyo gusto i-drawing sa 3-dimensional, of course, dahil 2 points yan, no? Kasi line, no? 2 points yan, in between ends, kailangan nyong alamin kung ano yung coordinates ng bawat endpoints. So, in this case, ang endpoints nito ay, so i-drawing, sulatin ko lang, no? Okay. So, in this case, itong point na to ay, so, x, y, z tayo, no? Ito yung pagkakasunod-sunod ng coordinates. So, x, ano ba ang point ng x ito? 0. For y, 0.25. Okay, kasi kalahati ng 0.5. No? Gusto ko kasing gawing symmetric siya sa relative to z-axis. So, 0.25 and then yung z natin is 0. And for this point, 0, negative 0.25 and then 0. Yan. So, ito muna yung kailangan nyo alamin kasi ito yung i-input nyo mamaya dun sa ANSOS. Okay? So, next, input na natin yung mga coordinates. So, right-click and then select nyo yung line and then input natin, no, from this point up to this point. May nakalagay naman dito na label kung ano yung starting point and kung ano yung end point. So, yung starting point natin is 0, negative 0.25 and then 0. So, nalagay ko na kanina.
Kaya meron na ditong mga values. And sa endpoint, 0, neg or positive 0.25, and then 0. Okay? So, huwag nyo muna i-okay. Pupunta muna tayo sa attributes. Sa attributes, si Ansof, meron nang ilalagay siyang default na number of segments. So, sir, ano tong number of segments? So, yung number of segments, isipin nyo parang resolution niya. No? The more na mas mataas ang segments sa dito, sa Ansof, no? The more na mas accurate yung makikita nating current distribution mamaya. Okay? And voltage distribution. So, taasan natin, gawin natin 17 or 18. O, nasa sa inyo yun, no? But for me, 17 na lang muna ilalagay ko. And for the cross-section, ito yung radius ng ating half-wave dipole. So, lagay ko na lang as 5 mm. Pero nasa sa inyo yan, no? Not unless stated sa activity. Okay? And sa materials, i-leave lang natin as ganyan yung mga values. And then, i-okay natin. So, yan. Lumabas na yung 0.5 meters na full size length ng half-wave dipole. So, between this point up to this point, 0.5 meters ang sukat niyan. Okay? So, next, lagay natin ng voltage source yung half-wave dipole no, para makita natin yung current distribution niya. So, i-right-click lang natin to and then select natin yung source load. And then, makikita nyo dito, meron ditong parang number of segments, no? Nakalagay dito yung percentage position. So, sa pinakadulo, yan yung 5%, 5.566. Pero, baka magtaka kayo, no? Bakit 5.566 yan? Kasi, 17 kasi yun, eh. So, 100 divided by 17. So, 5.88, no? Parang ganun. Parang more or less, parang 5% or 6%. So, hinati siya sa 6% itong buong 5 meters na to. So, ang gusto natin is yung source or yung voltage source, ilagay natin dun sa 50% or dun sa gitna. So, i-move lang natin hanggang sa mag 50%, no? Or more or less 50%. Then, dito natin ilalagay yung ating load. So, pagka nalagay nyo na dito, click nyo na itong add source sa may baba, no? So, click nyo to. And then, yung amplitude is 1 volt. Lagyan na lang natin as 1 volt and yung phase degree, wag na muna natin lagyan ng phase shift. And for the impedance, wag na muna tayo maglagay ng any resistance. No? Gusto natin kasi makita yung behavior ng current waveform or yung current distribution dun sa half-wave dipole. So, press natin or click natin OK. And then, i-run natin. No? So, may shortcut key dito, F11, o run currents and far field, click natin. Okay, hintayin lang natin matapos yung progress and simulation time, and then click natin OK. And then, i-right click natin yung antenna, and then tingnan natin yung current distribution. No? So, plot currents. Yun. So, as you can see, ito yung half ng buong, ng isang sine wave, no? Which is expected naman talaga yun, no? Kung makikita nyo, dito sa part na to, no, from this point, which is a zero position, 0 meter position, up to the end point na 0.5 meter, sa gitna is may discontinuity, which is expected naman, no, kasi dun tayo naglagay ng voltage source. No. So, hindi talaga siya perfectly sine wave dun sa gitna, kasi dun tayo naglagay ng voltage source. Kasi dun sa gitna, mayroong discontinuity. Okay? So, expected yan. So, ito yung magiging amplitude versus position na behavior nung half-wave dipole. Okay? So, kung gusto nyo makita yung phase part, phase signal part, so, click nyo lang to. Ito yung magiging phase waveform. And, pwede nyo ring himay-himayin yung complex current. So, gusto nyo makita yung real part. So, ito. Kung gusto nyo makita yung imaginary part ng current distribution. So, ayan. Okay? So, next. Pakita ko sa inyo kung ano yung magiging radiation pattern. So, madali lang, no? Punta kayo dito sa may taas and then i-click nyo lang tong far field 3D plot. Yan. So, kung makikita nyo, medyo donut shape siya. So, at this point,
tama tayo, no? Kasi ito talaga yung magiging expected na radiation pattern ng half-wave dipole. No? Dapat ganito yung itsura niya. Omnidirectional siya. Okay? And click natin to, i-right click para makita natin yung gain. So, nasa na ba yun? Ah, okay. Ito pala, sa taas pala. No? So, plot. Tingnan natin yung gain. Ayan, kung mapapansin nyo, yung gain is 1.615 up to 1.7, which is expected kasi ang maximum gain ng half-wave dipole is 1.64. No? Kung mapapansin nyo yung pinaka-red part, which is ito yung pinaka-maximum na area na or distance, no, from the half-wave dipole, no, up to that specific point. No, itong red part na to, ito yung pinaka-maximum na reception, no, or maximum na signal. So makikita nyo dito 1.7 yung reading or 1.615, no, parang ganun. So malapit siya sa 1.64 na theoretical gain ng half-wave dipole. So in short, yung ating simulation is tama.